Hi mga munchkins! Welcome back to my channel. And bago mo simulan ang panonood ng video to, please make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong uploads. Ganon! And yun ang nga, napabasa ninyo ngayon sa ating title, kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. And actually before, nakagawa na ako ng video ng mga weird facts tungkol sa sarili ko at eto yon. Ilalagay ko dito sa card natin and kung gusto ninyong panoorin, then maraming salamat po. And ngayon nga, dadagdagan natin yung weird fact tungkol sa sarili ko. Dadagdagan natin ng isa lang naman. So, siguro alam naman na ninyo yan kung ano yan dahil nababasa na ninyo sa title and at the same time, kikita ninyo sa ating thumbnail. So, yun na nga, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi kong weird fact. Actually, isa lang naman itong naidagdag. Before kasi, hindi ko alam kung bakit ko naisipan, nag-ipon po ako ng mga, tan-tan-tan! Nag-ipon po ako guys ng mga ngipin. Actually, ngipin po ito ng isang bata. So, ito yung, sandali, ito yung upper, yan, pinagdikit-dikit ko, ito yung lower, and then ito yung mga bagang. Weird ba? Kadiri ba? Actually, kung kadiri para sa inyo, well, para sa akin, hindi. Kasi yung bata naman na may-ari nito is pamangkin ko. Bali kasi may plano ako dito sa mga ngipin na to. Hindi ko lang siya basta kinolekta ng dahil gusto ko lang. Ang plano ko kasi dito is kapag nakumpleto ko na siya, actually, kada matanggal ng ngipin sa kanya, kinukuha ko at nilalagay ko dito dahil may plano akong gawin na kapag nakumpleto ko na siya, ilalagay ko siya doon sa parang gum ng ngipin. So, parang magiging pustis siya, ididikit-dikit ko siya isa-isa sa ganon para magkaroon siya ng artifacts. Okay, so yun ang plano ko. Actually, may kwento ngayon tungkol dyan. Actually, way, way back before, no, ako yung nag-aaral pa sa college. So, bali, ang course ko kasi is commerce. So, nung time na yun, wala na akong choice kundi yun lang yung course na open dahil late na po ako nag-enroll. And then, no choice ako kundi yun ang kukunin kong course. And then, napansin ko sa sarili ko, every time na magkakaroon kami ng break time, lunch time, or kung ano mang bakanting oras na meron ako sa school, laging napapansin ko sa sarili ko, hindi ako tumatambay sa, di ba, usual kapag tumatambay, it's either canteen, library, or kaya lumalabas ng school. Ako, hindi po. So, bali, ako kasi, tumatambay ako sa College of Dentistry. Lagi kong pinanonood yung kanilang mga ginagawang mga pustiso, pinanonood ko kung paano sila naghuhulma, kung paano nila tinutunaw yung parang yung gums na yun, para siyang bubble gum na flat na square na ganun, and then yun, inaano nila sa parang lampara, iniinit, tas inirorolyo, tas minomold nila. Nakikita ko na parang naisip ko, ay, parang gusto ko maging dentist someday. Kaso nga lang, hindi ko siya na-pursue dahil alam kong masyadong mahal at hindi namin kakayanin yung ganung course. So, hanggang ganun na lang ako, hanggang tambay, hanggang tingin na lang ako sa kanilang ginagawa. And then, eto na nga, nung nagkaroon ako ng pamangkin, naisipan ko, ay, why not kaya itry kong ipunin itong kanyang mga ngipin, and at the same time, kapag nakompleto ko na siya, gagawin ko siyang parang pustiso, pero yun nga lang, bulok-bulok yung iba. So, ito siya guys, oh, ayan. Weird ba? Hindi naman, di ba? Hindi naman siya weird. Ewan ko lang ha, kung ako lang ba ang gumagawa niyan, or baka yung iba din, malay natin, hindi ba? So, yun lamang guys, ishinare ko lang sa inyo yung dagdag na weird fact tungkol sa akin. So, kung meron pang ibang susunod, then I'll try na sabihin sa inyo. And kung meron po kayong gustong sabihin, please feel free to comment down below. At kung meron po kayong gustong pag-usapan at ipagawa sa akin, then i-comment nyo lang yan and ititry natin yan sa ating susunod na video. So long! Bye-bye!